Hi guys, welcome to my YouTube channel. It's me, Madam Duday, ang Super Box ng Bayan. So, magyayaw-yaw naman tayo, no? Para to sa mga bagong magsasari-sari store. Sana kapulutan nyo to guys na kahit konti lang, no? Kasi bakit hindi ako nagpapautang, di ba? Gusto maganda yung mga topic na to. Kasi, alam nyo ba guys, bakit hindi ako nagpapautang? Alam nyo bang konti lang ang tinutubo ng sari-sari store? Kaya karamihan ng sari-sari store ay nababankrupt dahil sa mga pautang na yan. Bakit kamo? Kasi tayong nagpapautang, tayo pa yung nanghihiyang maningil. Diba? Aminin mo yan? So sa akin talaga, no utang talaga, no? Hindi naman talaga siya no utang, no? Yung talagang pagkakatiwalaan mo lang, and then may minimum lang na pwede mo siyang pautangin, no? May capacity, may limit lang. Kasi once na, wait lang. May limitation lang guys, magbigay ka ng limit kasi subok na subok ko na to. Nung sila ang nasunod sa pangungutang, no, umabot ng 1-3 hanggang sa hindi na nabayaran, di ba? So ako tuloy, sari-sari store owner, nadala, no, madadala ka talaga, no, naiisipin mo lahat ng mga mangungutang sa'yo. Ito yung ano, ito yung takot sa isip natin, no, lahat ng mangungutang sa'yo na hindi magbabayad. So ayun yung nasa isip ko ngayon. Pero totally talaga, hindi naman lahat. May mga tao rin naman na marunong magbayad ng utang nila. Hindi ko nila lahat guys, ha. So nagpapautang ako sa alam ko talagang, no, sa alam ko talagang magbabayad. Pero guys, eto guys ang gagawin nyo, ha. May limitation yung ibibigay nyo na pangungutang. So, dapat kayo ang masusunod, no. Hindi sila, kasi ang nangyayari kasi mga guys, no, yung nangungutang pa yung nasusunod, di ba? Kung kailan sila magbabayad, diba? Eh syempre tayo naman, sari-sari store owner, kailangan kasi nating parolyuhin ng parolyuhin, ha? Kailangan din ng parolyuhin ng parolyuhin yung ating puhunan para lalong dumami yung paninda mo. Ganun din yung proseso ko na ginagawa ko, na ako talaga piling-pili ang pinapautang ko. Hindi ako basta-basta, kasi natuto na ako, eh. Kasi sa mga ganyang mangungutang na tao, matututo ka talaga. Yan, kasi ikaw guys ang makakaalam niyan kung sino yung taong dapat mong pautangin sa iyong sari-sari store. Pero sa akin, ha, sinasabi ko na no utang talaga. No utang, no kulang. Yan lang nakalagay ako dyan, no. Lalo na pag hindi ko kilala guys. Kasi may mga tao kasi na humihira, kulang ako ng ganito, pwede ba? Sabi ko, kuya, wag mo namang kulangan. Kasi nga sa grocery, kasi minsan nagagalit pa sila, kakaloka. Kuya, kulang po ng piso, kulang ng, sabi niya, para piso lang? O ginanun ako. Eh syempre ang bakla, nagtaray din. Sabi ko, eh sa grocery nga po, eh. Hindi, ah, inaamin ko pa, realistic to guys, ha. Minsan mapipika rin kayo sa ibang customer, eh. Kaya lang gigigil talaga ako, eh. Sa ibang customer talaga to guys. Kasi syempre hindi mo rin kasi nagugustuhan yung ibang sinasabi ng customer na sa iba nga ganito lang to, sa ganyan. Sabi ko, wag nyo naman po kami pagkumparin. Iba-iba po yung presyuhan talaga dito, no, dito sa tindahan. So sa tindahan na ganito guys, ha, makakakuha ka talaga ng mga customer na sarcastic, di ba? Social sarcastic. Ayun yung mga katotohanan dito sa sari-sari store, no? Na makakakuha ka ng customer na ganun, na palasita sa presyo, di ba? Kaya dapat mong i-handle 'yan, kaya mong i-handle 'yan, no? Sa akin naman kasi guys, na-handle ko rin kasi minsan ganito kasi pag hindi ko na talaga kaya. Minsan na-handle ko siya, sabi ko, kasi kuya, iba yung presyo namin kasi sa iba ko 'to binili, yun. Pero i-check ko rin, no? I-check ko rin sa ibang grocery kapag ano, pagkamura, syempre bababaan natin yung presyo. Ganun yung sinasabi ko. Ayun yung nangyayari kasi minsan sa sari-sari store guys, no? Merong mga customer na pala utang. So, doon tayo sa topic, no? Bakit hindi ako nagpapautang? Unang-una kasi guys, bakit huwag kang magpapautang sa inyong sari-sari store? Lalo nagsisimula ka pa lang, ha. Totoo to, ha. Lalo pagsisimula ka lang, kasi nirorolyo mo lang yung puhunan mo niyan. Kasi say no, kasi matuto tayo dapat mga sari-sari store owner na say no. Kasi una-una, bago ka pa lang sa sari-sari store mo, magpapautang ka ng papautang. So masasanay ng masasanay yung mga tao na utang ng utang yan. Eh pag nangutang pa naman sila yung ibig ko sabihin, sila yung mag-aano ng date kung kailan sila magbabayad. Pero minsan umabot ng buwan, minsan wala lang ang bayaran. Totoo to, nangyayari to, ha. Realidad to sa sari-sari store guys, ha. Minsan wala ng bayaran, minsan tatakbuhan ka pa.
kaya nakakagigil talaga. Syempre pinaghirapan natin tong sari-sari kahit maliit lang yung nawalang pera sa atin. So malaking tulong na rin yun para makabili pa tayo ng mga ibang produkto, di ba? Ay hindi nakakainis doon sa mga nangungutang, kaya ako talaga pili lang talaga yung pinapautang ko. Sa totally nga wala naman talaga ako talagang pinapautang. Pero piling-pili, wala akong pinapautang pero piling-pili, no? Talagang kinikilatis ko muna sila na talagang makakapagbayad. Pero may kapasidad daw, may capacity lang. May limit lang, guys. Lagyan nyo ng limit, guys, yung pagpapautang para hindi mabankrupt yung sari-sari store nyo. Kasi ito po talaga yung dahilan, no? Dahilan ng pagsasara ng ibang sari-sari store na sige, pautang ka lang, pautang. Yan. Kasi nga tayo, 'di ba, sinasabi ko nga sa inyo, nahihiya tayo minsan maningil. 'Di ba? Aminin niyo 'yan, 'di ba? Aminin niyo sa sarili niyo na nahihiya rin kayo maningil. Kaya dapat sabihan mo pa lang 'yung mga tao diyan sa inyo, 'no? Na no utang. No utang, kumakalusot ah. And then sabihin mo may kapasidad lang, may capacity lang kung hanggang 200 lang 'yung kaya niya, hanggang 300, 'no? Kasi ang hirap din kasi pagka minsan kamag-anak mo pagkain yung utang, di ba? So okay yung ganun, pero yung alak at sigarilyo, no? Pag may pautang yan, Diyos ko, nakakaloka. Ang mamahal na lang ano ngayon, ang alak at sigarilyo, di ba? Nakakaloka. So di ba? Sabi pa nga sa page dun sa kabila, baka nga magtaas. Kasi di ba, alam niyo naman yan, guys, na kada magdi-December, di ba, nagtataas yung mga sigarilyo, alak, di ba? Ito po ah, payo ko po ito sa mga bagong magsasari-sari store, no? Say no, no? Mag-say no kayo, no? Kasi bago pa lang kayo, huwag kayong magpapautang. Kasi masasanay at masasanay yung mga ano nyo. Masasanay ang mga customer nyo. Kung magpapautang man kayo, is my limitation, guys, no? Ayun po yung sinasabi ko sa inyo sa pag-handle ng utang. Kasi ilang beses na po ako, guys, sa takbuhan ng utang-utang na yan. Diba? Dapat matatag po yung loob nyo sa mga paupa-utang na yan. Kasi karamihan talaga sa atin, syempre ako nga eh, mahina loob ko dati. Diba? Pautang lang, pautang. Sige. Hanggang sa noong 2018, ala, pakunti na ng pakunti yung paninda ko dahil pala rin dun. Diba? Dahil din dun, no? Isa rin yun sa rason na nagpapautang kasi ako noong 2018. So ngayon, nasa pool na ako, no? Hindi na. No, utang-utang na. Kasi guys, ang hirap talaga magsari-sari store, guys, no? Kahit pang apat na taon ko na to, guys, ngayon ko nararanasan yung hirap ng sari-sari store. Kasi ang daming pang, kahit puno yung tindahan mo, guys, ha, ang daming pangangailangan ng sari-sari store na kailangan mong bumili agad. Kasi pag hindi ka bumili ng mga kailangan ng sari-sari, naku, sasabi mo, wala, mawawala talaga si customer sa'yo. Ayun yung pinaka-bottom line. Kaya eto ngayon, magbibilang na naman ako ng kapira, bibili tayo ng wala na naman tayong Fortune Marlboro, no? Tagtatatlong paha na lang naman, no? Ayun yung bibilihin natin. Tagtatatlong pack lang naman na lang ang natira, guys. Kaya ang ngayon ang gagawin ko, guys, pupunta ako sa grocery, kahit sinisipon ang bakla, so sugod pa rin tayo. Okay naman ako, guys. Kasi uminom ako ng ano, yung warm water, guys, na may kalamansi. Ang sarap dito sa dibdib. So nabuga ko na yung plema. Medyo ngongongongo pa lang naman ako, eh. So ayun, guys, ha. Huwag kayong magpautang, no? Pagbago pa lang kayo. Kung hindi naman din kaya, magbigay lang kayo ng capacity, no? Ano, kapasidad, magbigay lang kayo ng limit sa inyong mga papautangin. So ito po yung ating about sa utang, guys, no? Nakakaloka, no? So guys, sana meron na naman po kayo nakapulutan ng aral dito sa aking vlog for today. Ito po si Madam Duday. Please like, share, and subscribe my YouTube channel para updated ka sa mga bagong tips and idea and inspiring video ni Madam Duday. Bye-bye, guys. Inaantay po natin yung Pepsi, ang tagal. Kasi may pa-promo si Pepsi. Abangan niyo yung pa-promo ni Pepsi, no? Sasabihin ko rin sa inyo yon, no? Para may idea kayo pagka pumunta dyan si Pepsi. Pepsi product, guys, ang mga product niya is Bato Mountain Dew, tapos Mirinda, ayun po, yon. Pepsi, yon. May pa-promo siya, no? Abang-abangan niyo na lang po yung ano ni Pepsi, no? Ayun po yung update natin kay Pepsi. So, bye-bye na, guys. Hanggang dito na lang, tumatagal na ako, no?